Para masulit ang inyong biyahe, planuhin ng mabuti ang inyong lakad para mapuntahan ang mga magkakatabing lugar. Mas convenient na, mas makakamura pa kayo. Halimbawa na lang ng isang sulit na stop ay ang 3-in-1 package mula sa Wildlife Reserve Singapore Group. Sa halagang 59 Singaporean dollars, may enjoy nyo na ang tatlong kilalang attractions. Ang Singapore Zoo, Jurong Bird Park, at ang pinakabagong attraction dito, ang River Safari. Naglalaro sa 34 pesos ang exchange rate ng Singaporean dollar. Kaya ang 3-in-1 package, aabot sa 2,000 pesos kada tao. Makakatipid kayo ng halos 400 pesos kung kukunin nyo ang package kesa kung paisa-isa nyong bibilhin ang tatlong ticket. Ang first stop sa ating park hopping ay ang Singapore Zoo. Tumigit kumulang 2,800 na hayop mula sa iba't ibang parte ng mundo ang inaalagaan dito. Kung gusto nyong lalong mag-enjoy ang inyong mga chikiting, abangan nyo ang scheduled feeding sessions ng mga alaga nilang hayop. Isang tumbling lang mula sa Singapore Zoo, mararating nyo naman ang River Safari. Ang safari na daw nito ay showcasing rivers of the world. Let's go! Kabubukas lang ng park na to ngayong taon. Makikita sa River Safari ang iba't ibang hayop na nakatira sa mga pinakamalalaking ilog sa mundo. First on the list, ang Mississippi River ng North America. Makikita rito sa Mississippi River ang alligator garfish. Sinasabing 1,000,000 taon nang namumuhay sa mundo ang mga river creatures na to. 100 million? Wow! Matanda pa sila kaysa sa mga tao. Sigurado may enjoy ito ng mga chikiting. So may mga mommies na nanonood ngayon. Take note! Sa Congo River naman, kapansin-pansin ang African Dwarf Crocodile. Sobrang liit niya. Hindi ko siya mahanap. Ito yung nararamdaman ko kapag sama ako ng basketball team. Low self-esteem. Ikaw yung pinakamaliit. And oh, uy, tingnan nyo naman yung mga crocodile ng Ganges River sa India. Aba, ma-PR ata itong crocodile na to ah. Ito na ang pinakamalaking hito na nakita ko sa buong buhay ko. Sila ay nanggagaling sa Mekong River. Tawag sa kanila, the Mekong, well, giant catfish. Bakit niya, no? Ginakalaki. Sarap niyang i-adobo. Buti lang, di ako naiintindihan ng mga tao dito. Finally, one of the highlights ng River Safari dito sa Singapore ay ang pagbisita sa napaka-cute na panda. So they have two pandas here. Isa si Kai Kai. Siya daw yung mas ma-PR. Jaja. Siya naman yung medyo reserved. Hindi masyado nagpapakita. So if ever magpakita sila dalawa sa atin, then we are lucky today. Pero bago natin bisitahin sina Jaja at Kai Kai, mag-hello muna tayo sa mga sobrang cute na hayop na kapitbahay nila. Super cute! So they're actually called red pandas. Pero hindi sila mukhang pandas. They look more like a fox. Actually, nickname din nila, or they're also called as fire foxes. Lyle Amy, what are you doing here? Get it! Stop it! Hi. Para silang nagsasmile sa'yo, eh, no? I mean, most occasions, nagwe-wave ka sa mga nakikita mo mga hayop. Hindi naman sila mag-wave back sa'yo. At hindi naman nila alam kung anong sabihin ng wave mo. Pero, you still wave. Ayos, sulit na bayad ko. Sobrang lucky natin dahil nga katulad ng sinabi ko, the girl panda here is very well reserved at hindi siya masyado nagpapakita. But so funny, Jaja, yung pangalan niya, is very active. But look at her. May natang strong coffee or strong bamboo kasi yun yung kinakain nila. 99% of their diet. Alam ko na ang ginagawa niya. Pero feeling ko,
kailangan siya magpupo. Because for a fact, pandas poop around 50 times a day. Right. At sinabi nila, dahil sobrang daming napaproduce nila na poo, yung mga tao dito, nire-recycle nila yung poo ng mga pandas para maging paper. One proof na si Jaja ay well-reserved. Gumawa sila ng sarili niyang video cam sa loob ng kanyang retreat house. But no, we are very lucky dahil lumabas siya for us. Good job. Ang tanong, alam ba ni Jaja na kinukuhanan siya sa loob? I mean, that's... What do you call that? What do you call that law? Anti-privacy. The anti-privacy law. Wiretapping. Wiretapping. Hindi wiretapping. Cuteness overload na ba, Dieros? Well, if birds are your thing, ibang level naman ng cuteness ang makikita dito sa Jurong Bird Park. Here's a little Pinoy pride for you. Ang naging guide namin sa park, isang Pinay. I have been here for the last 14 years and bilang isang curator, responsable ako sa bird collection ng Jurong Bird Park. 42 years na ang Jurong Bird Park at naging tirahan na to ng iba't ibang klase ng ibon na umaabot na sa 5,000. Sa kanilang 9-story high na lorry loft, you can feed these adorable birds na mula pa sa Australia. Dito rin sa Jurong Bird Park, matatagpuan ng kaisa-isang aviary hospital sa Asia. Dito, inaalagaan nila Dr. Bongko Nuki at ng kapwa Pinoy na si Elden ang baby birds. Look at no touch ang patakaran dito. Parang gaya lang sa nursery ward ng mga ospital. Isa sa mga last stops sa River Safari ay ang Amazon Flooded Forest. Wow, this is absolutely amazing. Ito yung world's largest freshwater aquarium. Sa exhibit na to, ipinapakita ang isa sa nature's wonders sa South America. Umuulan kasi ng 6 na buwan sa Amazon Rainforest. Kaya sa panahon ito, nakalubog ang kagubatan sa 10 metro ng tubig. It just leaves you speechless, I swear. Dahil sa 3-in-1 ang park hopping ticket natin, 2,000 pesos pa lang ang nagagastos sa ating Singapore Adventure.